Magandang buhay, tayo muli ay mag-aaral ng edukasyon sa pagpapakatao din. Kamusta muna ang lahat? Ako ay umaasa na lahat tayo ay nasa mabuting kalagayan ngayon. Sana lahat tayo ay malakas ang pangangatawan at walang mga sakit. Bago natin simulan ang ating aralin, tayo muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa biyaya ng buhay. Pinupuri ka namin. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Mapagtanturin po sana namin ang kahalagahan ng pag-aaral bilang susi sa magandang kinabukasan. Bigyan mo po ng lakas ng pangangatawan ang aming mga mahal sa buhay, lalo't higit ang aming mga magulang. At masulit namin sa dunong at karangalan ang bawat sentimong kanilang pinaghihirapan. Gabayan mo po ang aming mga guro at pamunuan upang magampanan ang mga tungkulin sa kanilang balikat na kaatang. Huwag mo po kaming pabayaan. Hawiin mo po ang kapahamakan sa aming daraanan at puspusin ng Espiritu Santo upang maging maka-Diyos, makatao, makakalikasan at makabansa sa pangalan ni Jesus. Amen. Tunghaya naman natin ngayon ang ating mga rules dito sa ating online class. Ilan sa mga dapat nating tandaan? Dapat tayo ay maagang pumapasok. Kahit na tayo ay nasa bahay lang, i-feel natin na dapat tayo ay parang nasa eskwelahan pa din. Dapat habang tayo ay nasa online class, tayo ay nasa isang spot lang at hindi tayo paalis-alis sa ating pwesto. Panatilihin din nating nakamute ang ating microphone at ia-unmute lang ito kapag tayo ay tinawag na ni teacher at meron siyang tinatanong sa atin. Pwede rin nating ibuksan ang ating mga video, pero kung makakatipid naman tayo, kung tayo ay nakadita, pwede rin naman nating i-close yung ating mga video. Pag tayo ay may katanungan, gamitin po yung ating mga chat box. Okay, makinig maigi, wala rin sanang kumakain habang tayo ay nagkaklase. At ang pinakamahalaga sa lahat, have fun and do your best. So handa na ba kayong matuto? Tara na, simulan na natin. Tunghaya natin ang kasabihan na madali maging tao, mahirap pagpakatao. Sa inyong palagay, ano kaya ang nais ipahiwatig ng kasabihan? Tama, ito ay may dalawang bahagi. Ang una ay yung madali maging tao na sumasagot sa pagkaano natin bilang isang tao. At ang ikalawang bahagi naman ay yung mahirap pagpakatao. Ito naman ay nakatuon sa pagkasino natin bilang isang tao. Sabi nga natin, no, talaga namang mahirap magpakatao. Ito nga ay tumutukoy sa pagkapersona natin bilang isang tao. Binubuo ito ng mga katangiang nagpapabakuntangi sa atin bilang isang tao, sa atin bilang kapwa. Kung ating babalikan na pag-aralan nyo noong kayo ay nasa grade 7 pa lang, di ba, na ang tao ay may mga kapangyarihang ibinigay ng Diyos sa atin. Ano-ano kaya yung mga yun? Tatandaan mo pa ba? Pwede ka bang magbahagi? Magaling! So, naunawaan din natin na bilang isang tao, tayo ay kaiba sa mga hayop. Di ba, talaga tayo ay may mga katangian na kaiba sa kanila. Mamaya tutunghaya natin yan sa ating magiging gawain. Pero bago yan, puntahan muna natin ang ilan sa mga katanungan. Ito ay ang tatawagin nating pag-isipan natin. Mabibigay ako ng ilang mga katanungan at subukan nating sagutin. Dito, kailangan nating piliin ang titik ng tamang kasagutan. Para sa unang katanungan, ito ang katangiang nagpapabukod-tangi sa tao. A. Isip at kilos loob. B. Isip at talino. C. Kakayahan at ugali. Or D. Talino at galing. Magaling! Ikalawang katanungan. Ang isip at kilos loob ay blank ng tao. A. Biyaya. B. Galing. C. Kapangyarihan or D. Karunungan. Ano ang iyong kasagutan? Mahusay. Ikatlo, ang isip ay ginagamit sa pag-unawa ng tunguhin ng A. Kabutihan, B. Kakayahan, C. Karunungan or D. Katotohanan.
mahusay. Ika-apat, ang kilos loob ay paggawa ng may tunguhing blank. A. Kabutihan, B. Kakayahan, C. Karunungan, or D. Katotohanan. Magaling! Ika-lima, may kakayahan ang taong blank ang kanyang pasya base sa mga impormasyong nakaalap niya. A. Ipahayag, B. Ipilit, C. Pangatwiranan, or D. Sundin. Magaling! Binabati kita! Napakahusay! Ngayon, meron ka na bang ideya? Ano nga ba ang pag-aaralan natin? Tama! Ito ay tungkol sa mataas na gamit at tunguhin ng isip at kilos loob. Ilan sa mga kapangyarihang ibinigay sa atin ng Diyos. Ito ay ang tatalakayin natin para sa week 1, quarter 1. Inaasahan na sa pagkatapos ng ating aralin ay malilinang sa iyo ang mga sumusunod na kasanayan. Una, natutukoy ang mataas na gamit at tunguhin ng isip at kilos loob. Ikalawa, nakikilala ang kanyang mga kahinaan sa pagkapasya at nakakagawa ng mga konkretong hakbang upang malagpasan ang mga ito. Para sa ating unang gawain, tunghayan mo ang dalawang larawan at sagutan ang mga sumusunod na katanungan. Tignan ang larawang maigi. Mayroong dalawang larawan na may parehas na babala. Ang sinasabi ay bawal umihi dito. Unang larawan ay yung tao at ang ikalawa naman ay ang aso. May napansin ka bang mga pagkakaiba? Subukan nating sagutin ang mga katanungan. Una, ano ang mayroon sa bawat isa upang makita ang babala? Magaling! Ikalawa, ano ang kakayahang taglay ng bawat isa upang maunawaan ang sinasabi ng babala? Tama! Ikatlo, ano ang kakayahang taglay ng bawat isa upang sundin ang sinasabi ng babala? Magaling! Ikaapat, ano ang inaasahang magiging tugon ng bawat isa sa babala? Magaling! At ikalima, saan binatay ang pagtugon ng bawat isa sa babala? At maaari nyo ba itong ipaliwanag? Magaling! Sa inyong palagay, bakit nga ba sinasabi na ang tao ay hindi tapos samantalang ang hayop ay tapos? Magaling! Tayo bilang isang tao ay nilikhang hindi tapos. Hindi katulad sa hayop, di ba? Na ibig sabihin, yung hayop kasi o katulad ng aso, wala naman kasi siyang pinaghahanda ang kinabukasan sapagkat sa pagkapanganak pa lamang, alam niya na kung sino siya, aso siya. Bakit sinasabing hindi nilikhang tapos ang tao? Dahil walang sino man ang nakakaalam sa atin kung ano ang kahihinat na natin mula sa ating kapanganakan or kung magiging sino tayo sa ating paglaki. So, tayo ay merong pinaghahanda ang kinabukasan na tayo mismo ang lililok ating sarili. So, kaya nga patuloy tayong kumikilos. Diba? Ang bawat tao ay patuloy na kumikilos patungo sa paghanap ng mga piraso na makakatulong upang sa tayo ay maging tapos. Diba? Kailangan natin hubugin yung lahat ng mga kapangyarihang ibinigay sa atin. Yes, madali maging tao kasi pagkapanganak pa lang natin, nandyan na ang isip, nandyan na ang kilos loob, nandyan na ang lahat ng mga ibinigay sa ating kapangyarihan, pero kailangan natin itong hubugin upang makarating tayo sa pagkapakatao na maaaring makatulong sa atin dun sa paghahanda ng ating kinabukasan. Basahin naman natin ang paano nga ba mananalo sa laban sa korte. Ito ay isang inspirasyon mula sa likha ni Jacob Browde sa aklat na The Next 500 Stories. Handa ka na ba? Basahin na natin. Si Luis ay may tatlong kaibigan, sina Carl, James, at Lance. Madalas niyang kasama ang dalawa. Sa tuwing kasama niya si Carl ay napakagaan ang kanyang pakiramdam. Parang kayang-kaya niya gawin ang lahat at abutin ang pinakamataas na bundok. Kapag si James naman ay hindi mabilang ang tawanan at kaligayahan. Si Lance ang di niya madalas makasama. Kakaunti lamang ang kanyang naaalala sa isa't isa.
Isang araw ay kinailangan ni Luis na humarap sa korte upang ipaliwanag ang sarili. Dito ay kinailangan niya ang tulong ng kanyang kaibigan. Una niyang pinuntahan ay si Carl. Agad-agad itong humindi at sinabing hindi siya makakasama. Pinuntahan naman niya si James. Sumagot ito at sinabing sasamahan siya, subalit hanggang sa tarangkahan lamang ng gusali ng korte. Hindi niya makakasama pa doon sa loob. Sa huli ay pinuntahan niya si Lance. Pinakiusapan niya na kung pwede siyang samahan ito sa korte upang ipagtanggol. Agad itong sumagot ng oo at ipinagtanggol niya siya hanggang siya ay manalo sa korte. Naunawaan niyo ba ang kwento? Ngayon, sabi natin no, lahat ng tao ay may tatlong kaibigan, katulad ni Carl, ni James at ni Lance. So ang una, sa katauhan ni Carl ay kumakatawan sa ating pera na paborito nating kasama, subalit hindi natin pwedeng isama sa oras ng kamatayan. Ang pangalawa naman ay si James. Ito naman yung ating mga kaibigan at kaanak na ang tanging magagawa lamang ay ihatid tayo sa ating libingan, diba, sa huling hantungan, at hindi ka na maipagtatanggol sa huling paglilitis. At ang huli naman na kumakatawan kay Lance ay yung kaibigan na hindi mo madalas makasama, pero ito yung tinatawag nating paggawa ng kabutihan. Ito ang yung mga makakasama mo, magiging sandata mo at magtatanggol sa atin, no? Sa ating huling paglilitis sa pagharap natin sa ating poong lumikha o sa ating Panginoon. Ngayon, subukan nating sagutan ng ilan sa mga katanungan. Una, ano ang sinasabing magliligtas sa iyo sa pagharap natin sa huling paglilitis? Magaling! Ikalawa, ipaliwanag ang huling paglilitis. Mahusay! Ikatlo, anong pagpapahalaga ang napulot mo sa kwento? Tama! Ikaapat, papaano mo mapapalakas ang iyong tagapagtanggol? Magbigay ka nga ng halimbawa? Mahusay! Ikalima, anong parte ng ating katauhan ang dapat bigyan ng pansin sa aralin? Magaling! Binabati kita! Tunghaya naman natin ang crossword puzzle. Suriin ang mga larawan sa bawat bilang at kulayan ng sagot sa loob ng crossword puzzle. Pwede nyo ring ilagay ang inyong mga kasagutan sa inyong sagotang papel. Ito ang ilan sa mga larawan. Kung familiar kayo sa 4 picks 1 word, pwede nyong hanapin ang kumakatawan sa bawat mga larawan. Bibigyan ko kayo ng ilang minuto para sagutan ang crossword puzzle. Ano-anong mga salita ang iyong nakita? Pwede ka bang magbigay ng ilan sa mga salita? Mahusay! Kita nyo rin ang ilan sa mga salita na maaaring makatulong sa atin sa pag-i-discuss natin about sa lesson natin ngayong araw. Again, ilagay ang inyong mga kasagutan sa inyong sagotang papel. Tunghaya naman natin ang kalikasan ng tao. Pero sinasabi din na ang tao daw ay isang obra maestra. Sa inyong palagay, bakit nga ba sinabing ang tao ay isang obra maestra? Tama! Ang tao ay nilikha sa wangis ng Diyos. Kaya tayo ay tinatawag din na isang obra maestra. Naalala mo pa ba na ito ay tinuro sa atin nung kayo ay nasa baitang 7 ng ESP? Tama! Ang pagkakalikha ayon sa ating wangis ng Diyos ay nangangahulugan na tayo bilang tao ay may mga katangiang taglay, o sabi ko nga, may mga kapangyarihan na ibinigay sa atin ni God. Binigyan niya tayo ng mga katangian na pag-aaralan natin ngayon. Bilang isang tao, meron tayong dalawang dimensyon o tinatawag din nating dalawang kalikasan. Ito ay ang tinatawag nating espiritual at material na kalikasan bilang isang tao. So pag sinabi nating spiritual, ito ay kumakatawan sa ating kaluluwa. Okay? At samantalang material naman ay kumakatawan sa ating katawan bilang isang tao. Puntahan muna natin ang tinatawag nating spiritual o yung kaluluwa. Dito ay may dalawang nakapaloob.
Ang tao ay pinagkalooban ng Diyos ng kaluluwa at itong kaluluwa ang nagbibigay sa atin ng buhay bilang isang tao. So dito nagsisimula yung espiritual na kalikasan natin. Dito nakaugat yung mga mahahalagang pakultad na wala sa ibang nilalang, katulad ng nabanggit ninyo sa ating gawain kanina, 'di ba? About dun sa tao at sa aso. So meron tong dalawa. At ang una ay yung tinatawag nating isip o sa English nga ay yung intellect. Ito ay isang makapangyarihan, okay, na tungkulin na ibinigay sa atin ng Diyos na mag-isip at may kakayahang di makapagbuod ng esensya ng mga umiiral at yung pagmumuni-muni. At dahil dito, nakakagawa din tayo ng kakayahan na magtimbang-timbang, magsuri ng mga bagay-bagay. At dahil sa mga kakayahang ito na nabanggit ko kanina, makikita natin na ang kaisipan ay may kakayahang magkalap ng mga karunungan at malaman yung katotohanan at tama. So ang katotohanan ito yung magsisilbing batayan natin bilang isang tao ng ating pagkapasya para makagawa tayo ng isang kilos na makataong kilos. Okay? Samantalang yung pangalawa naman ay tinatawag nating will or sa Tagalog ay kilos loob. So, ito nga ay tinatawag din nating rational, appetitive, 'di ba? Ibig sabihin, ang ating kalooban ay may kakayahang pumili. Okay, ito rin ay biyaya sa atin ng Diyos na may kakayahang maghari tayo sa ating paghuhusga sa bawat aksyon na ating isasagawa. At ang hangarin nito ay gumawa tayo ng kabutihan. Tunghayan naman natin yung pangalawa, no? So, tinatawag din natin itong material o katawan. Bilang tao, tayo ay pinagkalooban ng Diyos ng maganda at kahangahang katawan. At sa katawang ito, nakaugat yung maraming kakayahan na tumutulong sa mga iba pang mga pakultad natin na nakaugat sa ating kaluluwa. So, ang katawan ang siyang may direct contact sa reality or sa realidad at nagiging instrumento to o instrumento para maisagawa natin yung mga bagay na naisip natin at inanais natin bilang isang tao. So, isa-isahin natin yung mga nakapaloob dito sa material o katawan. So una, meron itong dalawa, no? Nakapaloob dito yung tinatawag nating emosyon. Okay, so emosyon, ito yung mga nararamdaman natin. Ito yung mga pangunahing emosyon natin bilang tao. Halimbawa na lang dyan, yung pagkatuwa, pagkagalit, pagkamuhi, pagkalungkot, pagkatakot, pagkagalak, o pag-asam. So yung mga emosyong nabanggit ko ay gawa ng mga kakayahan na nagbibigay kulay sa buhay natin bilang isang tao. At ang pangalawang nakapaloob naman sa material o katawan ay ang tinatawag nating pandama. Minsan tinatawag din natin itong pandamdam. Okay? So, dito sa pandamdam or pandama ay meron pang dalawa. Nandiyan ang tinatawag nating panlabas at panloob. So, puntahan muna natin yung panlabas na pandama o tinatawag din nating external senses. Alam nyo ba na ito ay merong lima? Kung yung babalikan, napag-aralan na natin ito nung tayo ay nasa elementarya, di ba? Ito yung tinatawag natin na five senses. So una, syempre nandyan yung ating paningin o yung sense of sight. So ang tao ay may kakayahang makita, syempre yung mga bagay-bagay sa kanyang paligid, di ba? Dahil sa kanyang paningin, yung tao ay nagkakaroon ng kakayahang makita yung kagandahan at syempre yung kulay ng kapaligiran, pagmasdan at ngitian yung mga mahal natin sa buhay, magbasid sa pagkakaisa at pagkakasunod-sunod ng mga bagay dito sa mundo. Okay? Nandyan din syempre yung pangalawa, yung pandinig o yung sense of hearing. Yung pandinig natin bilang isang tao ay may kakayahan tayong tumanggap ng mga impormasyon at marinig natin yung mga katotohanan o pangkalahatang katotohanan. Okay? Pangatlo, nandyan naman yung panlasa or sense of taste. So dito, ito yung nagpapagana sa atin ng pagkain. Diba? Ang tungkuling ito, syempre ay upang panatilihin yung kalusugan ng ating katawan. Sumunod naman yung ika-apat, pang-amoy or sense of smell. Ito ay binibigay sa atin bilang isang tao para magbigay sa atin ng sigla sa pagkain. At syempre, ito rin yung maaaring tumulong sa atin sa paggamit ng pagpapahalaga sa tulong ng ating kamalayan at pakultad. Yung pinakahuli naman yung pandama or sense of touch. Ito yung ginagamit natin syempre sa paghawak ng pagkain, ito yung pagsalat o kaya paghipo sa may mga sakit. Ito rin ay ginagamit upang ipakita natin yung ating pagmamalasakit at pagmamahal natin sa isang tao. So balikan nga natin, ano-ano nga ulit yung five senses? Sense of sight, sense of hearing, sense of taste, sense of smell, at sense of touch. Tumungo naman tayo sa ating panloob na pandama or internal senses. So, meron tayong apat. Alam nyo ba kung ano-ano ito?
pwede nyo bang ibigay? Okay, so puntahan muna natin yung una. Ito yung tinatawag nating imahinasyon. Ito yung kakayahan natin na lumikha ng larawan sa ating isip. At syempre, papalawakin pa natin ito, no? Bubuo tayo ng larawan sa ating kaisipan upang makita natin yung mga bagay-bagay sa pamamagitan ng pagbuo ng mga larawan. Nandyan din yung memorya. Ito yung kakayahang kilalanin at alalahanin natin yung mga nakalipas na pangyayari o yung mga karanasan o yung mga sitwasyon. Kakayahan natin na gunitain, diba, yung mga nangyari sa ating buhay. Dito, nakaimbak yung lahat ng impormasyon na nakalap ng ating kakayahan or pakultad. Nandyan din yung tinatawag nating instinct. Ito yung kakayahan natin na maramdaman ang isang karanasan at tumugon ng hindi dumadaan sa katwiran. Ito yung sinasabi natin din na kakayahan ng isang tao na mahilig sa mabuti or kumiling rather dun sa mabuti at umiwas dun sa mga bagay na masama. At yung pinakahuli naman yung tinatawag nating common sense. Ito yung pagkakaroon ng malay sa ating pandama. Ito yung nakakapagbuod at nakakapag-unawa sa ating mga pangyayari sa ating buhay. Ito yung kakayahan na tumutulong sa atin upang mabatid yung aksyon ng mga panlabas na pandama. So, higit na malakas yung pandama natin kapag ang tao ay gising or hindi lasing. Okay? So, naunawaan ba? Magaling! Ang isip at kilos loob. Nakita natin na talaga namang sobrang makapangyarihan ang tao. Diba? Sabi nga natin, no, napakahirap pagpakatao kapag itong mga binigay sa atin ay hindi natin gagamitin ng tama. Kaya bilang isang tao, ang daming ibinigay sa atin ng Diyos. Nandyan ang isip, kilos loob, meron pa tayong konsensya, nandyan pa yung mga pandama natin, nandyan yung emosyon. Kapag gagamitin natin ito ng tama, ay maaari tayong makarating sa pagpapakatao. Pero, sabi nga natin, kaya ang iba sa atin ay nahihirapang magpakatao kasi hindi nagagamit ang lahat ng pakulta, ang lahat ng kapangyarihan na ibinigay sa atin ng Diyos. So, tunghaya natin ang isip at ang kilos loob. So, sabi natin, ang isip at kilos loob ay kambal na kapangyarihan na nakakapagbukod-tangi sa atin bilang isang tao. So, syempre, alam naman natin na ang isip at ang kilos loob ay para siyang kambal na hindi natin pwedeng paghiwalayin. Ang tao ay may malalim at mataas na antas ng pag-iisip at malayang kilos loob upang magamit natin ito ng tama sa pagpapasya at pagkilos. Kung ano ang sinasabi ng isip, nakakapagsuri siya, di ba, nakakapagnilay-nilay, at ang gusto ng kilos loob ay gumawa tayo ng tama. Kaya sila ay kambal. Kailangan pag-isipan mo at ang kilos loob ang gagawa ng tama kasi gusto niyang umiwas. Okay? And kasi hindi natin sinasabi na laging tama ang nagagawa ng tao. Pero dahil sa ating kilos loob, umiiwas ito. Gusto sana nitong umiwas sa paggawa ng mga bagay-bagay na hindi tama. Sumunod, ang isip ay para sa pag-unawa at pag-alam ng katotohanan. So sabi natin, no, ang isip ay talaga namang kakayahan ng tao para makaunawa o kapangyarihang binigay sa atin ng Diyos para mag-isip. Ito yung kakayahang umalam, magsuri, tumuklas, magbigay ng kahulugan sa lahat ng kaalaman. Dapat malaman natin na sa bawat kilos na ginagawa natin ay may nakatagong katotohanan. Yun ang kailangan nating suriin at unawaing mabuti. Ikatlo, ang kilos loob ay pagkilos tungo sa kabutihan. Sabi natin, no, ang kilos loob ay kapangyarihang magpasyang pumili batay sa mga nakalap na impormasyon ng ating isip. Kaya nga sila kambal. Ang kilos loob ay malaya at nag-uudyok na piliin kung alin ang mabuti at masama ayon sa pagkaunawa ng isip. Pero ang gusto ng ating kilos loob ay tumungo sa kabutihan. Gawin kung ano ang tama at mabuti. Ang tunay na karunungan ay ang paghahanap ng katotohanan. So sabi natin, no, magkaugnay talaga yung dalawang kapangyarihang ibinigay sa atin at hindi talaga natin sila mapaghihiwalay. So, ang kilos loob ay ang likas na paggusto o pagkahilig natin sa mabuti.
Ang karunungan ay bunga ng nahubog ng ating isip at ang kilos-loob naman batay sa katotohanan. Maraming gumagawa ng taliwas doon sa katotohanan dahil sa kulang na impormasyon, hindi natin talaga na proseso ng tama at mabuti. So marami rin namang marunong sa kaisipan, marunong sumuri, maghanap ng mga impormasyon, ngunit ang kilos-loob naman ay pwede pa rin pumiling, umudyok or mag-udyok doon sa mga bagay na hindi mabuti o masama. Ito ay dahil sa kakulangan ng mga sapat na kaalaman na nakalimutan ng isip dahil sa matinding emosyon, 'di ba, na maaaring nagulumihanan ka sa kakayahan na, kaya naapektuhan ito yung kakayahan mong mag-isip at yung kilos-loob na gumawa ng mabuti. Kalima, upang makamit ang kasukdulang taas ng isip, kinakailangan itong hubugin ng wasto, gayon din ang kilos-loob. So, itong mga kapangyarihan na ibinigay ng Diyos sa atin, lalong-lalo na itong isip at ang kilos-loob, sana magamit natin ito, no, para sa common good o para sa kabutihang panlahat. Lagi nating isipin ano nga ba ang tunguhin ng isip at ng kilos-loob. Gamitin natin ng tama ang ating isip, 'di ba, katulad ng aking nabanggit kanina, kailangan unawain natin ang lahat ng bagay. Kailangan natin gamitin ng tama ang ating pag-iisip. Kailangan nating umalang, magsuri, tumuklas at magbigay kahulugan sa mga kaalaman. Gayun din sa ating kilos-loob, kailangan pumili tayo batay sa mga nakalap na impormasyon ng isip na dapat alamin natin kung ano nga ba yung katotohanan, ano ba yung kabutihang nakatago sa bawat kilos. Ika-anim, nasa kalikasan ng isip ang mag-isip, sumuri at mangalap ng iba't ibang mga kaalaman na maaaring makatulong sa atin upang makagawa tayo ng isang kilos na nakaangkla o nakabatay sa kabutihang panlahat. Para sa ating pagtataya, subukang sagutan ng mga katanungan. Una, ano ang taglay ng tao upang makaya niyang buuin ang kanyang pagkatao? Ipaliwanag. Ikalawa, ano ang kakayahan ng isip ng kilos-loob? Mahusay. Ikatlo, ano ang maaari mong gawin upang mailapat ang iyong pagkatuto sa araling ito? Mahusay. I hope marami tayong natutunan mula sa araw na ito. Lagi nating tatandaan, manatiling mabuting tao. Maraming salamat.